Hello everyone, praise be Jesus and Mary. Welcome to our health webinar entitled COVID-19 Vaccines, Facts or Frequently Asked Questions. Brought to you by yours truly, Nurse Jeremiah Hipolito and Nurse Camille Joy B. Paulino. So we will be discussing the following topics. First, we have the Vaccines 101, which will talk about the basic information or facts about vaccines. Next, we will be discussing all the COVID-19 vaccines recently developed, followed by the government's vaccination plan, and lastly, some special considerations about the issues involving the COVID-19 vaccines. So to start, Vaccines 101, what are vaccines? How are they made? And how do they work? Here is Nurse Joy Camille B. Paulino to discuss the following topics. Thank you, Nurse Jella. Hello, everyone. Praise be Jesus and Mary. So, what are vaccines? So, vaccines are biologics made from living organisms. So, it is introduced into our body to prevent infection caused by viruses or bacteria. So, very common, no? When we hear the word vaccines, familiar naman tayo dyan, lalo na kila mommy and kila daddy, kasi dinadala natin ang mga anak natin sa mga clinics, sa mga pediatrician or centers. So vaccines reduce risk of getting a disease by working with our body natural defense to build protection. So ano bang ginagawa po ng vaccine? Yan. So once ang vaccine napasok po sa ating katawan, it will create antibodies to fight kung ano po yung mga meron na makakasalamuha ng ating mga katawan or ma-encounter. So that's vaccine works. So we have 4 types of vaccine. So first, yung live attenuated vaccine. So ano po ba ito? Ito po yung mga live na pinahina or buhay na pinahinang forms of germs na nagkakos ng mga certain disease. So what are the examples of vaccine na live attenuated? Ito po yung mga measles, chicken pox, or yellow fever. Very common yung measles po, no, tsaka chicken pox. Familiar tayo sa ganyang vaccine. So second, yun po yung inactivated vaccine. Ito naman po yung mga dead germs or patay na germs that are used for certain disease. So ano po yung mga types ng vaccine na yan? So ito po yung hepatitis A, flu, and polio. So kung matatandaan po natin, there are 2 types of polio. Yung po yung ginagawa is oral, and yung isa po yung ini-inject. The third type of vaccine is subunit, recombinant polysaccharide, and conjugate vaccine. So ito po, there are specific parts of germs na nagkakos ng certain disease. So yun yung kinukuha doon po sa isang germs, kumukuha ng isang part po nun, tapos yun po yung ginagamit para gawing isang vaccine. And the other one po yung toxoid vaccine. So itong toxins na to, made of germs that cause certain disease din, yun din naman po yung kinukuha. So ang mga example po nito is yung diphtheria and tetanus, yan po yung DPT. So meron pa pong mga ibang pag-aaral tungkol sa vaccine. So later on, we discuss po natin yan. So ano naman po ang meron sa loob ng vaccine? So what's in a vaccine? So ang component po ng vaccine, there are water, yun po yung pinaka main ingredient. Active ingredients, yung small amount po ng harmless form of bacteria na kinukuha po, and then preservatives or end stabilizers, and then meron po tayong adjuvants. Ito po, ito yung nagkikreate ng stronger immune response to the vaccine. Kumbaga, napaka vital ng role ng adjuvants pala. And then yung ibang part is residual traces. So yan po yung component ng isang vaccine. So who is involved in vaccine production? So sino po ba yung mga namamahala or sino yung mga involved sa paggawa po ng isang vaccine? Siyempre, unang-una, andyan ang ating health professionals, mga doctors, our scientists na nagde-develop ng vaccine, manufacturers and private industry, kasama ang mga non-government organization. Sila po kasi yung usual na nagpo-produce or nagbibigay ng pondo para po magawa yung isang gamot or vaccine. Academia, which is yung mga nagre-research pa rin na up to now, continuous pa rin yung research nila dun sa mga gamot or sa mga vaccine na nire-release nila.
government agencies. So hindi lang po dito sa Philippines, kundi all over the world. May mga kanya-kanya po tayong mga government agencies na sila po yung nagpa-follow din at ng mga protocol kung paano rin i-release, kung paano po ibibigay yung mga vaccine. And then the media. Yung media po, yun yung isa rin sa mga means kung paano po natin nalalaman kung sino na po ba yung mga nabigyan ng vaccine, saan po ba talaga nanggaling yung mga vaccine. So malaking tulong din po yung media sa paglagana po ng ating kaalaman about sa vaccine. And very important po ang individuals and communities, which is tayo po yon, kung sino po ang mga bibigyan ng vaccine. There are 5 stages of vaccine development. So unang-una, yung preclinical testing. So ano po ba to? This vaccine is given to animals such as mice and monkeys. So ang usual na ginagamit po ng mga animals, yung daga or kaya po yung mga monkey, sa kanila po muna unang ini-inject yung isang vaccine. So tinitignan, nagkakaroon ng trial kung anong reaction po sa kanila. Then kapag okay po at nag-produce ng immune response, pupunta tayo sa phase 1, which is the safety trials. So it will tested on a small number of people for safety and dosage. So pwede po magkaroon ng mga 50 to 80 numbers of person na bibigyan po ng vaccine. So, i-check kung meron po rin mga pagbabago or ano pong magkakapag-stimulate sa human immune system. Then kapag wala pong problem sa phase 1, pupunta po tayo sa phase 2. Ang phase 2 po, it is the expanded trial. So yung vaccine, binibigyan na po siya sa medyo maraming tao. So hundreds of people split into groups of age. So according din po sa research, kapag once po na meron tayong target, like kunwari po, ang target natin na bigyan ng vaccine is yung mga bata. Ini-start po talaga ang trial sa adult. Papunta po dun sa certain age na kailangan nating bigyan ng vaccine. So hindi siya agad ititest, kontrolad po sa mga bata na sila kagad yung bibigyan po ng vaccine. So, mayroong procedure po siya talaga. And then after po nun, kapag wala ulit problem sa phase 2, pupunta po tayo sa phase 3 for efficacy trials. Ito na po yung medyo marami na, hundreds, thousands of people na yung tinitest po nila para ma-check yung effectivity or efficacy po ng isang vaccine. Once na okay na po and no problem at all, magkakaroon po tayo ng approval. Then dyan papasok po yung FDA natin to check po yung mga labels, yung mga components, and kung talagang walang side effect, wala po talagang adverse reaction or hindi po okay yung pag-aaral, dun po magkakaroon na po ng approval. So pwede na po itong ipamahagi sa iba't ibang mga bansa. Yan. So vaccine development timeline. So ito po kung paano po pinag-aaralan yung isang vaccine. So, sa year 1, dadaan po yung phase 1 na tinatawag natin. And then sa phase 2, yun po yung year 2, kumbaga yung development po ng isang vaccine na pag-aaral, hindi po siya yung mabilisan din. So, madami pong pag-aaral bawat taon, chine-check po. Kapag okay, pwede magpunta sa phase 2. And then kapag walang problem, magpupunta sa phase 3. And then kapag okay, katulad ng sinabi kong approve, pupunta tayo sa phase 4. Sa COVID-19 vaccine development timeline naman, dahil since pandemic po tayo ngayon, nagkakaroon po tayo ng trial doon sa buong isang taon. Pero hindi po ibig sabihin ito is nag-skip tayo. Like kunwari po, dahil yun yung nababalitaan natin or yung mga parang nagkakaroon po tayo ng mga idea na mabilis kasing nilabas ng COVID-19 na to. So akala po natin nag-i-skip sila ng trial, which is hindi po. So sa phase 1 up to phase 3, sa buong taon na yon, nagkakaroon po to ng pag-aaral. So hindi po pwedeng tumalon sa phase 1 papunta sa phase 3. So as you can see, meron po tayong phase 1. Pero sa buong taon na yon, lumakad po yung phase 2 and then papunta po sa phase 3, which is still ongoing yung process po niya. Pero sa buong taon na yon po, ginawa po itong COVID-19 vaccine. Kasi po, dahil pandemic, kailangan po natin itong maigawa at maibigay po. Ma-provide, kumbaga. Yes, kaya nga po, ito po yung nagpapatunay na lahat po ng mga COVID-19 vaccines po natin ay indeed nag-undergo ng 5 stages. Example na lang po, ito po yung phase 3 trial data na results ng Pfizer vaccine, which yielded a result of 95% efficacy.
Alright, so ano po yung pagkakaiba ng efficacy sa effectiveness? Pag sinabi po natin efficacy, ito po yung how well does the vaccine work in a controlled or experimental setting. Okay, and then effectiveness, how well does the vaccine work in the real world setting. Alright, so kung dito pa lang po, dun sa ating experimental or controlled setting, meron na po siyang 95% efficacy, it means it's a good number, it means that the vaccine is also good. And then, katulad na nga po nung sinabi ni Nurse Camille, upon approval, dyan na po mag-i-start yung production. Okay, mass production na po ng vaccine. And then, we will proceed with quality control. So, nandyan po, it ensures that the vaccine quality is maintained and improved. So, lahat po yan, phases of vaccine development, lahat po yan napagdaanan ng COVID-19 vaccines natin. And of course, the government will follow the Philippine National Vaccine Roadmap. Okay, dito po sa vaccine roadmap na ito, they created the task group for adverse effect. So ito pong grupo na ito, ito po yung naatasan para mag-monitor that the COVID-19 vaccines are indeed safe. So sila po yung taga-monitor, nagagawa ng surveillance dito sa mga vaccines na ito. So how do vaccines work? Katulad po nung na-mention ni Nurse Camille earlier, okay, a weakened or killed form of the disease, virus or bacteria, is injected into the body. Then the body creates antibodies to fight the germs. So ito pong mga antibodies na ito, ito yung kailangan ng katawan natin para malabanan ang isang sakit. Kung meron po tayong antibodies, sila po yung mga sundalo, yung mga warriors ng ating katawan that helps us fight off a certain disease, virus, or bacteria. Alright, since bago nga po ang SARS-CoV-2 virus, okay, usually yung katawan natin wala pa pong antibodies para dito. Okay, unlike with the disease measles, chickenpox or flu, okay? So lahat po tayo, nagkaroon na tayo ng ganyang mga sakit. Or nabakunahan na po tayo dyan, nakareceive na tayo ng vaccine against sa mga sakit na ito. Alright? So unlike the SARS-CoV virus, SARS-CoV-2 virus, which causes COVID-19, wala pa po tayong existing antibodies para dito, para labanan ang sakit na COVID-19. Unless, yun nga po, ladies and gentlemen, unless we get vaccinated. Kasi pag pa-vaccine po tayo, yun po ang trabaho ng vaccine. Tulungan ang katawan natin para magbuo ng antibodies laban sa COVID-19 disease. Alright, so what is immunity, Nurse Camille? Okay, thank you, Nurse Jella. So immunity is the ability of the body to defend itself from foreign bodies. So ito po, katulad ng sinabi ni Nurse Jella, once na mabigyan po tayo ng vaccine sa ating mga katawan, magpo-produce po tayo ng antibodies, which is yun po yung panlaban natin sa mga sakit. Nagkakaroon tayo ng immunity, hindi tayo literal na mahahawa. Kumbaga, magkakaroon po tayo ng protection, panlaban po kung sa anumang disease na pwede nating makasalamuha. So, yan. Vaccine safety and side effect. Vaccines are safe and effective. Proven naman na po yan. So way back po, yung mga ini-inject po ang mga doktor sa mga centers din, sa mga ating mga anak, ay proven and tested po. So hindi po siya basta-basta lang din binibigay na hindi po pinag-aaralan. So even ngayon po, itong COVID-19 vaccine na to, katulad po ng binanggit ko kanina, yung mga clinical trials, yung mga phase 1 to phase 4 hanggang sa ma-approve po to, dumaan po to lahat sa proseso. And so COVID-19 vaccines available, I will discuss po yung types, side effects, and updates.
And so types of COVID-19 vaccines. So kanina, na-mention ko yung four types of vaccines. So sa COVID-19 vaccines, ganun din po yan. So meron pa rin tayong live attenuated. Ito po yung harmless germ na parang live na pinahina para po mailagay po sa isang vaccine. Inactivated germ that cannot replicate, patay, kumbaga dead germs, doon po yung kinuha. Subunit, meron pong piece na ng isang germ, tapos nilagay din po sa vaccine. And the last one po, yung meron sa COVID-19 vaccine, ito po meron siyang DNA or RNA. Ibig sabihin po nito, instructions po ng body natin to make the antigen itself are you. So, nung nag-search din po kami, so nakita ko rin po siya na ito po yung parang pinaka-safe, kumbaga hindi siya ganun easy and inexpensive pala na gawin. So, they are produced strong for long-term immunity. So ito po yung isa sa mga pinag-aaralan po ng mga scientists. So how some of the COVID-19 vaccines compare? So very ano naman po tayo about sa news, no po. So meron tayong AstraZeneca, which is ang type mo dito is viral vector. We have Moderna and Pfizer, and RNA po sila pareho. And the Gamaleya or Sputnik V, yun po yung viral vector. So all of these vaccine are need for 2 doses po. Kailangan 2 dose po yung i-inject sa kanila. So as you can see, yung effectiveness naman po nila, so yung AstraZeneca nasa 62% to 90%, while the Moderna and the Pfizer, which is yung ito po yung pinaka patok po ngayon, kumbaga na vaccine, umabot po siya sa 95%. Yan po. So yan yung mga efficacy po ng isang nitong COVID-19 vaccine. Ayan. Diyan po sa screen natin, makikita nyo rin po yung mga iba't ibang country na nag-invent din po or nag-gumawa po ng mga vaccine. So, andyan po yung Sinovac, yung mga Wuhan. So, yan po. Pero, ang pinaka-pumasok po talaga sa mga clinical trials, kumbaga umabot po sa 95% po, is the AstraZeneca, yung po kanina binanggit ko, the Gamaleya, and the Moderna. So, common COVID-19 vaccine side effects. So, actually, hindi lang naman po ito yung nararamdaman ng isang vaccine kapag nabigyan po tayo ng COVID-19 vaccine. Sorry. Kasi po, ito po, these are the common side effects po kahit ng mga way back po ng mga vaccine. So, makaka-feel pa rin tayo ng tiredness, pain or swelling, especially dun po sa injection site. Fever or chills and headache. Usually po, di ba, kapag ka na-injectionan po tayo yan, hindi naman po tayo pare-pareho ng katawan. So, yung iba, nakaka-feel po ng pagsakit sa braso, yung iba naman po, hindi. Yung iba po, nilalagnat. Yung iba rin naman po, hindi. So, it depends din po do sa reaction ng katawan natin. Go. Yan. So, reactogenicity, it is in the clinical trials, ito po yung term na it refers to the property of vaccine of being able to produce common or expected adverse reaction. So, yung katulad po yung sinabi ko kanina, that are produced common or expected reaction po na isang katawan once na mavaksinan po tayo. Alright. And then, ayun po, I'm sure marami po sa ating nakakabasa ng mga news about the allergic reactions or mga side effects pa po ng COVID-19 vaccines. So again, ito pong mga allergic reactions na ito, this is very rare. 1 in 1,000 or 1 in 10,000, ganun po siya ka-rare. And then, usually, what the doctors or the scientists are saying, the COVID-19 vaccine's second dose is more likely to cause the side effects. Okay, since this or the COVID-19 vaccines po requires 2 doses, kapag naka-receive ka daw po ng first dose, it's not common or it's unlikely na maka-experience ka ng side effect. Usually or commonly, yung mga side effects daw po na ito, lumalabas talaga siya during the second dose. Alright? And then, ito pa po yung payo ng World Health Organization na tanging contraindication ng COVID-19 vaccine. If you have a severe allergic reaction or immediate
allergic reaction sa COVID-19 vaccine, you should not get the second dose or you should not get another dose. Alright? So ayun, meron pa pong lumalabas sa mga balita, yung ibang mga nakareceive ng vaccine, nagkakaroon ng Bell's palsy, or may other allergic reactions. So again, ladies and gentlemen, it's very rare or low lang po yung chances na magkaroon tayo noon, especially when we are planning to vaccinate the general population. Alright. So according to the Philippine Society of Allergy, Asthma, and Immunology, the only current contraindication of the COVID vaccination is an allergy to the previous dose of vaccine or its components. So meaning, ladies and gentlemen, kung meron po kayong severe allergic reaction sa COVID-19 vaccine, hindi na po kayo i-recommend to get another dose or to get the second dose. But let us take this into consideration po. Based on the current data, based on the studies that the scientists and the doctors have already made, the benefits of vaccination far outweighs the potential risks or the risk of developing severe COVID-19 disease or death. Okay? Mas marami or mas mataas ang benefits if you can get vaccinated compared to sa hindi ka magpa-vaccine against COVID-19. Alright, so who should not get vaccinated? First, yung children daw po, less than 16 years of age. The reason is that hindi pa po ganun ka-establish yung mga studies or yung mga clinical trials na ongoing for children. Pero ayun, hindi po natin masabi, baka sa mga susunod na panahon ay maging established na po yung mga pag-aaral, yung mga clinical trials dito, then that's the time that children will be advised to get vaccinated. Next, those currently with symptoms of COVID. Ang payo po ng World Health Organization is to delay the vaccination only. Kasi nga po, since meron pong ongoing symptoms ng COVID-19, getting vaccinated may aggravate or mapalala yung mga symptoms ng COVID kasi nga active pa rin siya. So, dun sa mga patient or sa mga tao po with currently na merong symptoms po ng COVID-19, delay nyo lang po yung vaccination nyo. Kapag magaling na po or hindi na po kayo nag-exhibit or nagpapakita ng mga symptoms ng COVID-19, pwede na po kayong magpabakuna against COVID-19. Special consideration po, ito po yung mga tao or yung mga pasyente na bago magpa-vaccine, dapat po kumonsulta po muna sa kanilang mga doctors or kailangan po merong payo ng doctor nila para mag-undergo po sila ng vaccination. So unang-una na po dyan yung individuals with history of severe allergic reaction. And then recovered COVID patients given monoclonal antibodies or convalescent plasma, those with known COVID exposure. And lastly, those who recently got a non-COVID vaccine. Ano po yung mga non-COVID vaccine? So nandiyan po yung measles vaccine, chickenpox vaccine, and flu vaccine. Kung naka-receive po kayo ng mga vaccines na yan, kailangan po you should wait at least 14 days before getting vaccinated with the COVID-19 vaccine. So kailangan po merong interval, meron pong pagitan. So at least 14 days. So with that, the COVID or all the COVID-19 vaccines are indeed and have been proven to be safe and effective. Kasi nga po, number one, safety was prioritized. No steps were skipped during the development process. Next, it has been tried and tested already. Sa mga milyon-milyong tao na po sa ibang bansa, it has already been tested on them or tried during the clinical trials. That's why they also have proven that it is highly effective.
Kasi nga po, in the real world setting, yun nga po ibig sabihin ng effectivity, ibig sabihin po, nag-perform po well yung mga COVID-19 vaccines even during the controlled setting and even in the real world setting. So, we now proceed with the vaccination plan, discussing its distribution and deployment, and of course, the prioritization plan. Okay, Nurse Camille? And so, about the distribution and deployment, so we have two distribution na mangyayari po. So, the first is the vaccine supplier and the second is the vaccine distributor. So, sa vaccine supplier po, dadaan po ito sa mga DOH rented private warehouse or RITM. So after po nito, pupunta po ito or magbibigay sila sa regional warehouse. And then the regional warehouse will give the city health officers and the provincial health offices. Sorry. So after po nito magbigay doon sa city health offices tsaka sa provincial, tsaka po sila magbibigay po sa mga center and sa mga hospitals. And while the vaccine distributor, ganun din po. So meron po silang warehouse, pero diretso po kaagad to sa mga center and hospital. So hindi dalawa yung klase po niya no, ng distribution and deployment. So hindi kaagad po mabibigay kaagad do sa mga drugstore, hindi agad siya mabibili kaagad doon. So meron po talaga tayong proseso na pagdadaanan. So kung merong task team para mag-monitor ng vaccine, meron din pong vaccination team. So, ito naman po yung mga nagbibigay po mismo ng mga vaccine. So, magkakaroon tayo ng screening and assessment. Ang mga doctors po ang gagawa nito, nurse or midwife. And then, magkakontakt po ng mga health education, which is ang mga professionals lang din po or mga volunteers from partners or agencies din po yung pwede po mag-gawa nito. And then the vaccination, ang gagawa po nito is the doctor, the nurse, and the midwife. Yung sa nurse and midwife, usually po kasi sa center, sila po talaga ang mga nagbibigay. So magkakaroon po ng mga documentation and i-re-record po yung mga vital signs and i-re-record din po yung mga kung kailan kayo nagkaroon ng vaccine, anong oras, at saka yung susunod or yung follow-up po nito. Magkakaroon din po tayo ng surveillance after po nito, which is yung imo-monitor po talaga kung sino po yung mga nabigyan, registration and certification. So upon giving the first dose po, magkakaroon po tayo ng mga consent form. Kumbaga mag-fill out po tayo ng form na inaalaw po natin sila na mabigyan tayo ng vaccine. Then after po nun, magkakaroon ng data entry and code po para alam po kaagad kung saan po ang mga persons na or individual na nabigyan ng vaccine. Then after po nyan, mabibigyan po tayo ng card para po proof na nabigyan tayo ng first dose. Again, kapag po may mga adverse reaction or yun nga po tinatawag na mga allergic reaction, hindi na po tayo mabibigyan ng second dose. Pero kung wala po at okay naman po yung vaccine, magpo-proceed tayo sa second dose, which is magkakaroon ulit na mga consent form and then magkakaroon ng data recording, i-re-record ulit po yung mga information natin, and then mabibigyan po tayo ng vaccination card, which is nagkaroon na po tayo, meaning po nun nakatanggap tayo ng dalawang dose po ng COVID-19 vaccine. And so prioritization scheme for vaccination. So paano po ba yung flow ng mga unang mabibigyan? So national supply, ang uunahin po talaga natin is the healthcare workers. Sila po yung mga frontliner po, no, lalo especially doon po sa mga hospitals. So sila po talaga ang mga unang mabibigyan po para magkaroon po sila ng proteksyon at panlaban sa COVID-19. So and then after po noon, ang in-next po is the senior citizen. So sila po yung mga after po mabigyan na mga healthcare workers, sila naman po yung next. And then the next po, after po ng senior citizen, meron pong bibigyan din ang mga people with comorbidities. So anong example po nito? Kunwari po asthmatic yung patient. So sila po yung mga naka-line up after po ng senior citizen. Then after po niyan, yan po yung mga frontline personnel sa mga supermarket, yan mga lalo sa mga indigent population, ang mga essential workers. Ito po sa mga national government or sa LGUs. Then after po niyan, pwede po after po mabigyan, magkakaroon po ng next na
Pagbigay ng mga vaccine po sa mga private companies, so frontline personnel, so pwede pong ito po sa mga teachers para just in case sa magkaroon po talaga tayo ng face-to-face na, so protected din po sila or kami po, yan. Alright, so let's now go to the special considerations, okay? Marami pa po sa atin, especially po dito sa Philippines, dahil sa issue ng dengvaksya, okay? Kaya nagkaroon po tayo ngayon ng hesitancy sa pag-receive ng vaccine. Okay? Marami po sa ating mamamayan na ganyan. Ayaw po magpa-vaccine kasi natatakot. Ayan, dahil hindi, baka hindi safe, baka magkaroon ng sakit. Okay? So, ito po yung mga issue. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga health webinars para to raise awareness about vaccines and ano po ba talaga yung purpose ng mga vaccines. All right. So since we are, is it really necessary that we have the COVID-19 vaccination? Yes, the answer is yes because we are still in a pandemic. Para po matapos itong pandemic na ito, the best way to stop the virus is to build enough SARS-CoV-2 specific immunity. Our health protocols po, tulad ng social distancing, wearing of masks and face shields, and hand washing, has allowed us to cope with the pandemic. Coping mechanism lang po natin ito. But perhaps the best way and additional protection is to have the vaccination para nga po ma-achieve natin yung herd immunity na tinatawag natin. So, Nurse Camille, what is herd immunity? So, herd immunity, yun po yung magkakaroon po tayo ng... Teka lang, Jella. Wala ba akong sinulit na herd immunity? So, what is herd immunity? So, as you can see doon po sa screen natin, makikita po ninyo, no, if only a few people are vaccinated, ganyan po yung mangyayari niya. Doon sa unang picture po, one person is infected, then the disease spreads very fast. So, ibig sabihin, kung few people, few individual lang po yung mabibigyan ng vaccine, madali pa rin pong kakalat yung pag-spread ng isang virus or bacteria. While, kapag marami po yung mga mabibigyan ng vaccine, as you can see po dun sa another picture po, the disease can spread very far or madamihan. Hindi po niya kagad magagawa yun. Then, yan po yung tinatawag na herd immunity. Ibig sabihin po, kapag marami po tayo na vaksinan, meron po mga certain na mga individual na hindi pa or hindi pa nakakatanggap ng vaccine, pwede po natin silang maprotektahan. Yun po yung tinatawag na herd immunity. So hindi na natin hihintayin pa. So, kung meron 3 billion na tayong population, then 2 billion people noon magkakasakit, hindi na natin kailangan hintayin pa na umabot tayo doon. Kundi sana magkaroon po tayo ng, pagka nabigyan po tayo ng vaccine, mapoproteksyonan po natin yung mga people na hindi pa pwedeng mabigyan ng vaccine. At lalong sino po ba yun? Especially po, yan, yung mga katulad po nung na-mention kanina Nurse Jella, yung 16 and below. So sila po kasi wala pa po masyadong trials or testing po na nangyayari sa kanila. Kaya sila po yung ating pwedeng maprotektahan. Alright, so ito po yung mga common myths about COVID-19 vaccine. Myths o yung mga haka-haka tungkol sa COVID-19. Na andyan na po yung unang-una. Magkakaroon ako ng COVID-19 kapag na-vaccinan ako. So, mali po yun. You cannot get the COVID-19 disease through the vaccination. Makakakuha po tayo ng disease through exposure and not through vaccination. And then, another popular myth, ayan, nagkaroon na ako ng COVID-19 na sakit. So, ibig sabihin, hindi ko na po kailangan ng vaccine. Again, that's not true. Kasi nga po, ngayon, undergoing pa rin po yung pag-aaral ng mga doctors, ng mga experts na once ba nagkaroon ka na ng COVID-19 na sakit, immune ka na ba or there is already immunity, yon undergoing pa rin po yung pag-aaral. Kaya it is recommended that even though
you already had the COVID-19 disease, you are still allowed to get the or encourage to get the vaccine. Next, ito pa po. Kapag na-vaccinean na ako ng COVID-19 vaccine, hindi ko na kailangan mag-mask, hindi ko na kailangan mag-face shield. So again, that's not true. Kasi nga po, you must still take precautions. Kasi hindi po pinag-aaralan pa rin po ng mga eksperto gaano katagal ba yung protection ng mga vaccines na ito. Kaya nga, dalawang dose yung required sa COVID-19 vaccines. Kasi nga, after the second dose, pag-aaralan pa rin po nila, titignan pa rin nila, imo-monitor nila gaano katagal ang protection na maibibigay ng vaccines. Alright? And then, yun nga po, we have to weigh the risk and the benefits. Kapag ba nagpa-vaccine ako, ano ang mga risk? Pag nagpa-vaccine ako, ano ba ang mga benefits? So, the benefits from taking the vaccine or getting vaccinated is first and foremost, protection from the deadly disease and also protecting other people as well. Yung risk lang natin so far na masasabi ngayon by receiving the COVID-19 vaccine is the risk of getting a side effect, which is very, very rare. Okay, so dyan pa lang po sa ating infographic, makikita na po natin yung mga risks and benefits of getting vaccinated. And lastly, what the doctors and the experts are saying in fighting off the COVID-19 disease, we have to have multiple layers of defense. Okay? Multi-layered defense system. Kaya nga po, naandyan yung ating mga public health measures. And then ngayon, dinadagdag lang po natin yung vaccines or vaccination. Alright? So if we are following the health protocols, plus, we are given the opportunity to be vaccinated, we must take it. Kasi nga po, yan po yung ating holistic risk reduction approach or multi-layered defense system against fighting off the COVID-19 disease. Alright, so with that, we would like to tell you that there is light at the end of the tunnel. Sa mga pangyayari po ngayon sa bansa at sa pag-aaral sa mga vaccines na ito, they have encouraging results. The FDA po has set a bar of 50% efficacy sa lahat po ng mga vaccines na nade-develop ngayon. If that vaccine does not meet the standard of 50% efficacy, hindi po yan basta-basta marirelease to the public. So, ibig sabihin, ganun po talaga siya ka-effective. However, we still have to hold the line. We must still practice the proper health measures na pinapractice na natin noon pa since this pandemic had started. Okay? Para po, syempre, hindi po tayo kailangan maging complacent or magpaka easy-easy or chill. Okay? So, dapat po maging masunurin pa rin po tayo sa mga public health measures. Alright. So, ladies and gentlemen, dear parents and students, sa pag-de-decision nyo po, sorry, okay, in making your decisions, should you take the vaccine or not? Okay? So, in making a sound decision, one should always take into consideration the risks and benefits. So, any last words, Nurse Camille? Okay, so thank you. And sana po naintindihan niyo po yung advantage and disadvantage po ng pagbabaksin, lalo na ngayon sa nasa pandemic po tayo. So sana madami po kayo natutunan dito po sa aming discussion, kaya kahit pa paano nakatulong po sa pagdedesisyon ninyo. Yan, thank you, Nurse Jella. All right, thank you everyone for watching this health webinar, again entitled COVID-19
vaccines facts or frequently asked questions. Kung meron pa po kayong mga questions tungkol sa ating health webinar, please feel free to message us. Of course, using you may contact us using the school page or the Student Support Services Facebook page. And we will be happy to reply to all your questions. Again, thank you very much and God bless. Thank you.